Lalong lumalala ang karamdaman ng ina nila Marcos at Romel. Wala naman silang pampa-ospital dahil sila ay mahirap lamang. Sa tingin pa nga nila noong una, ay napaglalaruan lamang ng lamang lupa si Aling Samantha. Sumangguni na rin kasi sila sa mga manggagamot, pero hindi pa rin ito gumagali. Kung ano-ano na rin kasing herbal ang pinag-iinom nito, ulila na sila sa kanilang ama. Namatay kasi ito dahil sa isang aksidente. May pinakabunso pa sila na kapatid, pero pumanaw rin ang dahil sa karamdaman na hindi nila nalunasan. At sa kasamaang palad, sumapit na naman ang araw na kung saan ay may magkakasakit na naman sa kanila. Ito pa naman yung pinakaiiwasan nilang mangyari. Nangangamba sila sa bawat araw na dumarating. Sa mga sandaling iyon, si Aling Samantha ay mahimbing na natutulog at nakahiga sa kama. Malaki ang ikinamayat nito at halatang nahihirapan na sa kanyang sakit. Pinunasan ni Marco ang mga luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Problemado siya at lubhang nagpapahirap sa kanyang kalooban na makita ang ganoong kalagayan ng kanilang ina. "Tol, gusto ko mandalhin sa ospital si nanay, pero wala tayong sapat na pera. Magkano lang ang kinikita ko sa pagsasaka? Maliit lamang na lupain ang namana natin sa ating yumaong ama." Malungkot na pahayag ni Marco. "Hay nako, paano kaya to, Romel? Hayaan na lamang ba natin na mamatay si nanay?" Napabuntong hininga na lamang siya, kaya naman humarap sa kanya ang kanyang kapatid. "Huwag na huwag mong sasabihin yan, kuya. Gagaling pa siya. Mamaya ay pupuntahan ko si Andrew sa kanila. Yung tatay niya di ba isang doktor? Makikiusap ako na gamutin ng libre si nanay. Malunasan lang siya at nang sa gayon ay makasama pa natin siya ng matagal. Gusto natin di ba na maihahon siya sa kahirapan? Hindi man natin nagawa kay tatay, ngunit sa kanya na lang." Sambit naman ang kanyang kapatid na si Romel. "Oo, tama ka. Kapag umalig na si nanay, maghanap tayo ng maganda-gandang trabaho para naman malasap niya kahit papaano ang guminhawa ang buhay." Tugon naman ni Marco. Kaya naman napangiti na lamang si Romel. "Si nanay na lang ang kayamanan natin, kuya. Kapag nawala pa siya, ay para na rin napundi ang ilaw sa ating munting tahanan. Kaya talagang dapat tayong gumawa ng paraan para lamang gumaling siya." Maya-maya pa, ay nagmumulat na ng mga mata ang kanilang ina. Napansin niyo ni Marco at lumapit siya rito at hinagod-hagod ang ulo ng matandang babae. "Marco? Romel?" Nanghihinang sambit ni Aling Samantha. Lumapit naman si Romel sa kinahigaan nito. "May nararamdaman ba kayo, Nay? Hayaan mo, Nay. Ngayon na lang kayo magtitiis sa karamdaman nyo." Sambit ni Romel. "Gusto nyo bang lumabas-labas muna, Nay? Nang sa gayon ay makalanghap naman po kayo ng sariwang hangin. Baka makatulong rin po yun sa inyo para sa ikagagaling nyo." Suwestyo naman ni Marco. Mula sa malamlam na mga mata nito, ay doon umagos ang luha. "Narinig ko ang usapan nyo, mga anak ko. Hindi ko may papangako na makakasama nyo pa ako ng matagal. Baka si bukas o sa makalawa, ay wala na ako dito. Nahihirapan na rin kasi ako eh. At talagang masakit na masakit ang pangangatawan ko. Ilang buwan na rin kasi akong nagdurusa sa ganitong karamdaman. Pero natutuwa ako sa mga gusto nyong mangyari sa akin. Ngunit nakikiusap ako sa inyo na ang lahat ng iyon ay iukol nyo lalapang sa inyong mga sarili. May mga misyon pa kayo sa buhay, mga anak. Marami pa kayong pagdaraanan. Bata pa kayo. Samantalang ako ay para ng paupos na kandila. Sana naman ay matanggap nyo na baka hindi nyo na ako makakasama sa inyong magagandang mga pangarap. At hayaan nyo, mga anak, susubaybayan ko naman kayo sa kabilang buhay. Makita ko lang kayong matagumpay na ay maligaya na rin ako roon kahit nakapiling ko na ang Panginoong Diyos." Kahit nang hihina ay naitawid naman ni Aling Samantha ang kanyang sasabihin sa kanila. Bigla namang napasapo na lamang si Marco sa kanyang mukha. Nanginginig siya at hindi mapigilan nang hindi umiyak. Maya-maya pa ay bigla siyang may sinabi sa kanyang ina. "Nahi naman, huwag na huwag niyong sasabihin yan. Kahit mahirap lang po tayo, dapat huwag tayong mawawala ng pag-asa.
Habang humihinga kayo ay huwag na huwag ho kayong panghinaan ng loob. Magkakasama-sama pa po tayo ni Romel Nay. Matagal pa po tayong magkakasama. Marami pa tayong ipagdiriwang ng mga okasyon. Gaya na lamang noong dati, noong maliliit pa lang kami at kapiling pa natin si tatay. Kailangan ka namin ni Romel Nay. Ikaw na lamang ang natitira naming kalakasan. Tatlo na nga lang po tayo tapos mababawasan pa. Huwag naman po ganun, Nay. Bigla namang sumang-ayon si Romel. Tama si Kuya Nay, kaya nga kahit walang kasiguradahan ang magiging lakad ko dahil hindi ko alam kung ano ang ugali ng doktor na lalapitan ko mamaya. Makikipagsapalaran pa rin po ako. Para po sa inyo ay tatanggalin ko na po ang hiya ko sa katawan. Kahit na po ipinanganak ako na mahiyain, handa akong magsakripisyo para sa inyo. Dahil sa inihiyag ng dalawa, lalong nangilid ang luha sa mga mata ni Aling Samantha. Maraming maraming salamat mga anak ha. Ramdam ko ang matinding pagmamalasakit nyo para sa akin. Hindi talaga ako nagsisisi na kayo ang naging anak ko. Napakaswerte ko sa inyo. Oo naman po Nay, lumaban po kayo para sa aming mga anak nyo. Sad naman ni Marco. Napatungo naman ito habang nagsasabi ng, "Oo anak, lalaban ako." Kahit na napakahirap na magising sa araw-araw dahil sumasakit na naman ang buo kong katawan, ay magigising ako para sa inyo. Para lang lumigaya kayo mga anak. Kuya, mukhang nagugutom na ata si nanay. Ano kayang pwede nating ipakain sa kanya? Maya-maya itanong ni Romel. Umalis ka na tol. Puntahan mo na si Doc Ronald. Ako nang bahala kay nanay. May mga manok pa naman tayo na native at mga papaya. Gagawan ko siya ng tinola para makahigup naman siya ng sabaw. Sambit ni Marco. Kaya naman iyon nga ang bagay na ginawa ni Romel. Dali-dali na siyang lumabas ng bahay at kahit malayo-layo ang kinaroroonan ni Doc Ronald ay nilakad niya na lamang ito. Wala kasi siyang pamasaya dahil yung maliit na kinikita nilang magkapatid sa pagsasaka ay binibili lamang nila ng gamot. At katunayan nga niyan, mula nang magkasakit ang ina ay hindi na sila nakakain ng maayos. Paano ba naman kasi ay wala na silang pambiling pagkain? Malayo pa naman ang anihan, lagi rin silang napupuyat sa pagpabantay sa kanilang ina. Kaya kung pagmamasdan silang magkapatid, ay para na rin silang may sakit dahil sa kapayatan at baon na rin sila sa utang. Habang naglalakad sa kalsada si Romel, ay walang ibang pumapasok sa kanyang isipan kung hindi ang mabigyang kalunasan ng kanyang ina. Nang bigla na lamang meron siyang nadaan ng bahay na kung saan ay may tindahan. Lumabas ang isang ali roon at kinumpronta siya nito. Kailan ka ba magbabayad na lalaki ka ha? Kailangan ko na ng perang yon. Hindi ako makina na naglalabas ng pera. Ang ali na ito ay walang iba kung hindi si Aling Zenaida, isa sa mga madalas niyang mautangan. Aling Zenaida, pwede po bang sa susunod na lang po? Walang-wala pa po kasi kami. Lahat po ng pera namin ay napupunta lamang po sa gamot ni nanay. At alam niyo po yan. Malumanay na tugon naman niya rito. Wala akong pakialam. Ano akala nyo? Kailangan may problema sa buhay? Kami rin no? Hindi ba kayo masaya na pinautang ko kayo? Nakatulong naman ako diba? Pero pinatagal nyo ng ilang buwan yung mga utang nyo. Kailangan ko rin yung pera. Dahil pangdagdag ko rin yun sa puhunan ko dito sa tindahan. Mabilis nitong sambit sa kanya. Dahil sa narinig ni Romel, ay nadagdagan lalo ang kanyang problema. Wala naman talaga siyang pera na ipangbabayad rito. Kaya naman lumapit siya sa ginang at sabay luhod rito. Sana naman po Aling Zenaida, bigyan niyo naman po kami ng konsiderasyon. Masigit po kasi na kailangan ni nanay ang pera. Dahil siya ay may malalang sakit, wala nga po kaming katiyakan kung gagaling pa ba siya eh. Parang awa niyo na po, huwag sana po muna kayong maningil ngayon. Lalo na't wala pa naman talaga kaming pambayad. Pasensya na po kayo kung kinakapalan ko na po ang mukha ko. Kung nasa isip niyo po na kayo pa po ang mag-aadyas, gayong kami naman po ang nangutang, pasensya na po talaga. Pero dahil lang po iyon sa kagipitan. Aling Zenaida, gustuin man naming makabayad pero wala talaga kaming magagawa sa ngayon. Hayaan niyo po, kapag umaling na po si nanay, kahit maging kahit kalabaw po ako ay gagawin ko. Makabayad lang po ako sa inyo. Maluwalo ang sambit ni Romel. Dahil doon ay bigla namang napatahimik si Aling Zenaida.
Marahil ay tinabla nito ng kaunting awa. Sige, pagbibigyan kita ng konsiderasyon. Pero kapag namatay na ang nanay mo, magpahit ka na ha. Tumayo ka na dyan. Mukha kang tanga dyan. Dahil sa sinabi nito, ay napatitig si Romel sa gina. Aling Sinaida naman, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Mahaba pa po ang buhay ni nanay. Bigla naman itong natawa habang nagsasabi ng mahaba ang buhay. Hindi nga gumagaling eh. At ang sabi mo ay lumalala pa. O siya, lumayas ka na sa harapan ko. Nahalibad ba rin ako sa pagmumukha mo eh. Minarapat na lamang ni Romel na huwag na lamang makipagtalo dito. Agad niya nalang nilisan ang lugar na iyon. Sa loob-loob niya ng sandaling iyon, ay parang nabili na ng ginang ang kanilang pagkatao dahil lamang sa pagpapautang nito. Biruin niyo naman kasi, nakapagsalita na kaagad dito ng tapos na para bang pinangungunahan ng Diyos. Alam naman kasi ng lahat na ang Panginoon lamang ang makapagsasabi kung hanggang saan lamang ang itatagal ng isang tao. Pero heto ang ginang, parang isang manghula. Samantala, hindi pag-aanong kabisado ni Romel ang bahay nila Doc Ronald. Kaya naman naisipan niyang puntahan ang isa sa mga kakilala. Dumiretso siya sa bukid hanggang sa nakarating na siya sa tarahan ng kanyang kaibigan. Nelly, malakas na tawag niya habang kumakatok sa maliit na tarangkahan. Pagkuha'y narinig niya na nagsasalita na ang dalaga. Sandali lang, nang pagbuksan siya nito, ay nahalata nito ang lungkot sa kanyang mukha. O ikaw pala, Romel, anong kailangan mo at napasadya ka? Pwede bang makahingi ng pabor, Nelly? May malala na kasing karamdaman si nanay at hanggang ngayon ay hindi pa rin namin siya napapagamot. Nakalimutan ko na kasi yung tirahan nila Andrew eh. Yung may tatay na doktor. Mahihingi na rin kasi akong malaking pabor sa kanya. Kahit kung maaari lang ay pwede bang ihatid ako ng kuya mo roon? Kaya nga lang ay wala akong may pangbabayad sa kanya eh. Wala kasi akong kapera-pera, Nelly. Pakiusap pa niya rito. Mabuti naman, Romel. Tama ang pagdating mo. Hindi kasi bumiyay ngayon si kuya ng tricycle niya. Teka, tatawagin ko lang siya. Ipapahatid kita. Huwag mo nang alalahanin pa ang pambayad. Dahil sagot ko na yon. Teka, nakapag-almusal ka na ba? Tanong pa ng dalaga. Nakakayamang sabihin pero hindi pa, Nelly. Hindi yun nakakaya, Romel. At saka tamang-tama, kakatapos ko palang magluto ng agahan. Tara, pumasok ka muna. Sumabay ka na sa amin ni kuya. Pag-aaya nito sa kanya. At gawa ng gutom na nga siya ng sandaling iyon, hindi niya ito tinanggihan. Nagpasalamat na lamang siya sa dalaga. Mabuti na lamang ay may ganito siyang klase ng kaibigan. Kahit na ang karamihan ay galit na galit sa kanya dahil sa utang nila na hindi pa nababayaran. Pero itong si Nelly talaga ay merong pusilak na puso at handang tumulong kahit na sa maliit na pamamaraan lamang at kailanman ay hindi siya nito iniiwan. Ano nga palang kailangan mo tol kay Doc Ronald? Tanong sa kanya ni Conrad, kuya nitong si Nelly, habang sila ay kumakain. Kuya, papakausapan ko po kasi si Doc Ronald. Nagumutin po sana si nanay ng libre. Gusto ko po kasing humaba pa ang buhay ni nanay. Wala pa naman kasi kaming pera ngayon eh. Tugon niya rito. Naku tol, hindi man sa kumukontra ako sa iyo ha. Pero parang malabo yan. Eh alam mo naman sa panahon ngayon ay wala nang libre. Kahit pa sa ospital, kinakailangan talaga na gumastos. Wika ni Conrad. Alam ko naman po yan kuya. Nagbabakasakali lang po talaga ako na madadaan siya sa mabuting pakiusap. Tugon niya rito. Nasinang-ayuna naman ni Nelly. Tama po si Romel kuya. Baka naman po may mabuting puso si Doc. At handang gamutin ng libre sa aling Samantha. Naniniwala kasi ako kuya na kahit kaliwat kanan na ang paggawa ng kasalanan ng mga tao dito sa mundo ay meron pa rin natitirang Good Samaritan. Sila yung kagaya nating tao na hindi rin naman ipinanganak na perpekto pero merong magandang kalooban sa kaibutura ng kanilang puso. O na, naniniwala na ako sa iyong dalawa. Hayaan mo tol, pagkatapos nating kumain, ay hatid kita roon. Good luck na lang sa iyo ah. Napangiti naman si Romel sa inihiyag ni Conrad. Maraming salamat po talaga kuya.
Sagot niya rito. Kaya naman nang matapos nilang kumain, ay hinatid na nga siya nito. Kinakabahan siya sa ipapakiusap niya kay Doc Ronald. Lalo pat dito nakasaalang-alang ang buhay ng kanyang ina. Mabuti na lamang ay naroroon si Doc Ronald. Kaya naman natanong siya nito kung ano ang kanyang sadya. Doc, alam ko po na wala na pong libre sa panahon ngayon. Pero nais ko pong pagalingin niyo po ang nanay ko na merong karamdaman. Kung ano po ang kapalit ng inyong serbisyo, ay gagawin ko po ang lahat. Bigla namang napataas ang kilay ni Doc Ronald dahil sa labis na pagkagulat. Ano? Libre? Teka, ikaw ba yung kaibigan ng anak kong si Andrew na sumagip sa kanyang buhay mula sa pagkakalunod? Tanong pa nito sa kanya. Bigla namang napatango si Romel habang nagsasabi ng, "Tama po kayo, Doc. Ako nga po yun. Noong nangingisda po ako ng sandaling ngayon, ay nakita ko po siya na parang napupulikat at paunti-unti na pong nalulunod. Sa mga sandali po kasi na yun, ay walang ibang tao sa dalampasigan. Tanging ako lang po at siya, kaya ako po niligtas ang buhay niya. Kaya mula noon, ay doon na nag-umpisa ang pagkakaibigan namin." Kwento niya rito. "Ah, ganun ba? Nababanggit ka nga sa akin ni Andrew, pero ngayon lang talaga kita nakita. Maraming salamat nga pala sa ginawa mo sa anak ko noon, ha? Pero yung paggagamot ko ay hindi talaga libre. Kaya pasensya ka na, bata. Kung gusto mo na makamura sa gamutan, pwede ka namang maghanap ng ibang doktor." Dahil sa narinig ni Romel, ay labis-labis siyang nadismaya. Kaya naman ginawa niya yung katulad ng pagmamakaawa niya kay Aling Zenaida. Lumuot siya sa harapan ng doktor na ito. "Parang awa niyo na po, Doc. Kung hindi po kayo mapapakausapan sa libreng serbisyo, ay sige po, babayaran ko rin po kayo. Pero hindi pa po sa ngayon. Bigyan niyo po ako ng konsiderasyon, Doc. Isa lamang po kasi ang buhay ni nanay at napakahirap ang maging isang ulila." Maluwa-luwa ng pahayag ni Romel. Maya-maya pa ay bigla naman ang pagdating ni Andrew. At base sa kasuotan nito, ay galing ito sa eskwelahan sapagkat ito ay naka-uniforme pa. "Opre, anong ginagawa mo dito? At nababisita ka ata? At teka, bakit ka nakaluod kay Dad? Tumayo ka dyan, pre. Dad, ano po bang problema?" Pagtatakang tanong nito sa kanila. "May sakit kasi ang nanay ng kaibigan mo. At ang gusto ay gamutin ko ito ng libre. Eh sa panahon ngayon wala naman na talagang libre. Diba, anak? Lahat ng pinagpapaguran dapat ay may bayad." Tugon ni Doc Ronald. "Dad, bakit hindi mo pagbigyan ng kaibigan ko? Lalo na't minsan niya nang niligtas ang buhay ko. Iniligtas niya po ako ng libre at may pagkakautang po ako sa kanya. At yun ay ang buhay ko. Pasensya ka na, anak, ha. Hindi ko talaga siya mapagbibigyan eh. Saka nagpasalamat naman ako sa kanya kanina." Sambit ng doktor. Kaya naman pinagpilitan ni Andrew sa kanyang ama na tulungan ang ina ni Romel. Kaya naman kahit papaano, nakikitaan na ni Romel ng pagkalambot ng puso ang doktor. Unti-unti na nitong pinapakinggan ang suwestiyon ng sariling anak. "O sige, magbayad ka na lang kapag meron ka ng pera, ha. Usapan natin yan, ha. Huwag mong kakalimutan. Pero teka, ano bang pangalan ng nanay mo?" Seryosong tanong nito sa kanya. "Opo, magbabayad po ako. Samantha po ang pangalan niya." Tugon niya rito. Dahil sa kanyang sinabi, ay bagyang nanlaki ang mga mata nito. "O Dad, bakit po kayo nagulat at parang nakakita kayo ng multo nang marinig niyo ang pangalan ng ina ng kaibigan ko?" Tanong ni Andrew. "Wala, anak. May naalala lang ako. Romel, dalhin mo na ako sa bahay niyo. Susurihin ko na siya." Sambit ng doktor. Kaya naman iyon nga ang ginawa ni Romel. Muli siyang nakiusap kay Conrad na dalhin sila sa tahanan kasama si Doc Ronald. At doon nga ay nakahanap ng doktor si Aling Samantha. Napatakip ito sa bibig ng masilayan ng matandang babae. "Bakit, Doc? Para yatang nagulat kayo nang makita niyo si nanay?" Tanong ni Romel. "Tama ba yung nakikita ko? Na ang nanay mo ay si Ate Sofia? Ang kapatid kong matagal nang nawawala?" Tanong ni Doc Ronald. "Sofia nga po ang tunay niyang pangalan. Samantha lang po talaga yung gusto niyang ipatawag sa mga kakilala at kaibigan niya. Papaano niyo po nasabi na kapatid niyo si nanay?" Biglang tanong ni Marco na may pagkagulat.
Yun ay dahil sa balat niya sa leeg. At kahit matagal na siyang nawalay sa amin nila mamang at papang, ay kilala ko pa rin siya sa mukha dahil hindi naman nagbago ang itsura niya. Ate, bakit ka nagkasakit? At pasensya na. Kung hindi lang sana ako naging mausisa, hindi ko pa sana malalaman na ikaw pala si Ate Sofia ko. Ngayon natagpuan na kita, gagawin ko ang lahat para lang gumaling ka. Gagamutin kita ng libre at walang bayad. Seryosong sambit ni Doc Ronald kahit natutulog pa si Aling Sofia. Samantalang si Marco at Romel naman ay talagang gulat na gulat pa rin. Paano ba naman kasi ay meron pala silang tiyuhin na isang doktor. Maya-maya pa ay napansin nilang nagkamalay na ang kanilang ina. At nang mamulat na ang mga mata nito, ay rektahan itong napatitig kay Doc Ronald. Kahit na may iniinda itong karamdaman, ay pinilit itong umiti habang nagtatanong ng, Ronald, ikaw ba yan? Biglang bumagsak ang luha sa mga mata ng doktor at dinaluhong ng yakap ang gina. Oo, ako nga ito ate. Ang tagal nating hindi nagkita. Bakit lumayo ka sa amin ni mamang at papang? Wala akong magawa, Ronald. Dahil itinakwil na nila ako. Matapos nilang malaman na nabuntis ako ng isang magsasaka. Alam mo naman sila, hindi ba? Galit na galit sila sa mabababang uri ng tao. Palibasa ay pinanganak tayong masagana at parangyang buhay. Ang sabi nila, kailanman ay huwag na huwag na raw akong magpapakita pa sa kanila. At iyon naman ang bagay ni tinupad ko noon. Puro masasakit rin kasi ang binibitawan nilang salita sa akin noon. Lalong-lalo na sa lalaking na pangasawa ko. Kwento ni Aling Sofia na ikinagulat naman ang dalawang magkapatid. Hindi nila sukat akalain na galing pala sa magandang buhay ang kanilang ina. Mas pinili lamang pala nito ang maging simple sa piling ng kanilang ama. Kailanman ay walang nababanggit ang kanilang mga magulang patungkol sa bagay na iyon. Ngayon lang talaga nila nalaman ang bagay na ito. Kaya hindi nila malaman kung nananaginip lamang ba sila ng gising. Pero nang kuruti ni Romel ang kanyang sarili, totoo nga ang nagaganap. Pinsan pala nilang buo si Andrew. Kung ganun ate, bakit hindi ka nagpakita sa akin? Natitiis mo na ba ako? Isa na ako ngayong doktor ate. Napagtapos ako nila mamang at papang. Pero sa kasamaang palad, ay wala na sila ngayon. Pareho na silang patay dahil sa katandaan. Tugon ni Ronald. Pasensya na Ronald ha. Mula kasi nung magkaroon ako ng pamilya, ay naging busy na ako sa buhay ko. Pero hindi nawawala sa isipan ko at sa puso ko ang ating mga magulang at ikaw. Natatakot ako na baka ipagtabuyan lang nila ako. Kaya naman minarapat ko na lamang na manatili dito sa amin. Diyos ko, nawala na pala sila mamang at papang. Namatay sila nang may hinanakit sa akin. Maluwalo ang sambit ni Aling Sofia na maaalata sa kanyang itsura ang pagsisisi. Kaya naman napailing na lamang si Doc Ronald habang nagsasabi ng hindi sila namatay nang may hinanakit sa iyo ate. Sa katunayan nga niyan, noong malakas pa sila ay nahanap ka nila pero hindi ka nila matagpuan dahil tagong probinsya pala ito. Yung lugar natin ay nasa syudad. Alam mo ba, nakakalipat pa lang namin ang anak ko dito at hindi ko lubos maisip na dito pa kita matatagpuan. Kayo ng mga pamangkin ko. Marahil ang tadhana na ang kumilos para makita-kita tayo. At natutuwa ako sa iyo, Ronald, dahil naabot mo na ang pagiging doktor na ang dati ay pangarap mo lang. Sambit ni Aling Sofia. Maraming salamat, ate. At itong karunungan kong ito ay gagamitin ko sa iyo. Para naman gumaling ka at bumalik na ang dati mong lakas. Bigla namang napangiti si Aling Sofia habang nagsasabi ng maraming salamat mahal kong kapatid. At iyon nga ang nangyari. Sinuri siya ng kanyang kapatid hanggang sa matukoy na kung ano talaga ang kanyang karamdaman. May mga bukol pala ito sa pagkababae. Kaya naman ginawa ni Doc Ronald ang lahat ng nararapat na lunas para doon. Inooperahan rin siya nito hanggang sa naging matagumpay naman ang surgery. Nakarecover na siya sa kanyang sakit at kalaunan ay gumaling na rin siya. Kaya naman nagagawa na ni Aling Sofia ang mga dating gawain paglipas ng mga panahon. Samantalang si Romel naman ay binabayaran ng lahat ng pagkakautang
lalong-lalo na kay Aling Zenaida. Sobra-sobra pa nga ang kanyang ibinayad rito. Kaya talaga namang nakaramdam ng hiya ang matandang babae at hindi niya inaasahan na hihingi pa ito ng tawad sa kanya sa mga nasabi nito noon. At dahil mabait naman si Romel, ay kanya naman itong pinatawad. Samantala, nagkaroon na rin siya ng maganda-gandang trabaho nang ipasok siya ng kanyang tuwin at ganoon rin naman ang kuya niyang si Marco. Tuwang-tuwa naman sila sa kanilang natatamasa dahil sa tulong ni Doc Ronald. Ibig sabihin ay matutupad na nila ang pangarap nila na maiahon ang kanilang ina. At hindi naman nila pinako ang kanilang mga pangako dahil nag-working student sila hanggang sa sila ay nakapagtapos ng pag-aaral. Nagkaroon sila ng magandang trabaho hanggang sa nabigyan na nga nila ng magandang buhay ang kanilang ina. Wala silang masasabi kung hindi napakabuti talaga ng Panginoon sa kanila. Dahil sa kabila ng mga pagsubok, ay merong dumating na biyaya sa kanila. At yun ay walang iba kung hindi ang kanilang tuwin na doktor. Kung hindi kasi dahil dito, ay hindi nila may liligtas ang buhay ng kanilang ina. Samantala, nung araw na iyon ay sinagot na rin si Romel ni Nelly. Maraming salamat Nelly, dahil binigyan mo ako ng chance upang ipadama sa iyo ang pagmamahal ko. At hayaan mo, hindi kita sasaktan at magiging tapat ako palagi para sa iyo. Ikaw lang ang pinili kong mahalin dahil napakabait mo at maligaya ako sa tuwing nakakasama kita. Seryosong sambit ni Romel sa nobya. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa pagsasagot ko sa iyo. Mahal kita. Karapat-dapat ka lang na mahalin. Hindi biro na manligaw sa loob ng 5 taon. At kahit pareho tayong busy sa pag-aaral noon, ay meron ka pa ring oras para sa akin. Doon pa lang ay alam po ng totoo ka at mahal na mahal mo ko. Tugon ni Nelly. Oo, tama ka. Mahal na mahal kita, Nelly. Hindi lamang ngayon, kung hindi pang habang buhay. Pangako ko yan. Sambit ni Romel, hanggang sa sila'y nagkayakapan ng maigpi. Damang-dama nila ang matinding spark ng kanilang pagmamahalan dahil sa napakagandang bundok na kanilang inaakyat ng araw na iyon.